Ito, napakaagang, ito na, kasunod na ito, laglaga na. Ewan ko kung matutuloy, itong sinasabi, may isang appointee ni Vic Rodriguez ang gustong kumanta ng Doremi. Ha? Gusto siyang ikanta di umano na sa appointment for sale gang, mga kaibigan. Nagsimula na raw kasing gumawa ng kanya-kanyang gimmick ang mga nakinabang sa appointment for sale gang para dumistansya sa kanilang patron at manatili sa kanilang biniling posisyon sa pamahalaan. Isang opisyal ng dating tahimik na ahensya ang nakaisip ng kakaibang pakulo para lamang palabasin na kalaban na niya ang pinagbilhan niya ng pwesto, yung binayaran niya ng pwesto para magkapwesto siya. Mistulang engineer daw itong si Lolo Chekwa na gustong magtayo ng flyover upang iwan ang kanyang patron para siya makatawid sa kabilang bakod. Siyempre, gusto niya matawag ang pansin ni Bongbong Marcos, di ba? Para magkaroon siya ng ng linya. Makilala siya, baka kausapin siya, mga kaibigan, o ikakanta raw niya na nagbayad siya. Sige, kanta mo. Maganda yan. Para mapakinggan namin, ono-tono. Matok nyo ba na nagparamdam daw ang Lolo Chekwa sa pangkat na galit sa leader ng appointment for sale gang at inialok ang kanyang sarili para maging testigo? Aba, tatayo pang testigo, no? Laban sa kanyang patron. Gusto raw ng Lolo Chekwa na ito na ikanta na nagbayad siya ng 100 million sa kanyang patron na leader ng appointment for sale gang para maging amo sa isang ahensya ng gobyerno. Pero hindi kinagat ng kanyang kausap ang alok ng Lolo Chekwa dahil naamoy na ang kanyang motibo ay makapaglanggas, ha? At makapangunyapit sa pwestong binili niya. Pero hindi pa rin daw nawala ng pag-asa si Lolo Chekwa at umaasa na hindi madadamay sa magiging kapalaran ng kanyang patron dahil may isa pa siyang alas sa grupo ng bossing ng bayan mo. Ang clue, si Lolo Chekwa ay dati nang sumabit sa isang Chinese drug lord na nakatakas matapos niyang kausapin. Kahit questionable ang kanyang citizenship, nakasungkit siya ng pwesto sa nakalipas na ilang administrasyon. Isa sa mga alas daw niya ay ang tinaguriang hari ng talpakan sa Malacañang. Dati na raw siyang muntik mabulunan ng Peking buhangin sa Manila Bay. Mga kaibigan, tagilid ang kabuhayan ng mga magbubukid dahil nagiging ahente siya para maagaw ang kanilang lupang sakahan gamit ang isang clearance na siya ang nagbibigay. Naku po, kawawang mga magsasaka ito. Ayan po, ha? Malakas na bahing ng Miron sa umpukan. Hachin! Iyon na yun, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! By the way, yan palang dating dole na itong si, ang daming binola nito eh, si Bello, si Bebot Bello,
mga kaibigan, ultimong mga hindi pinasusweldo ng ilang taon na, na pinangakuan niya, lalakari niya, wala pong nangyari. Diba? Sa Saudi Arabia, hanggang ngayon napanood ko, nag-iiyakan. Ang tigas ng ulo ninyo eh. Ah, ito mga OFW, tigas ng ulo ninyo eh. Ah, yung mga naniwala sa pangako, mga kaibigan. O ano nangyari? Ni isa sa ipinangako sa OFW, walang naisa katuparan yung nakaraang administrasyon ni Digong nyo. Nga ang mga OFW. Ang bawat kaibigan na totoo.